narito na naman ng ina nyo ho. Kamusta, 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 kamusta kayong lahat? Sana ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kamusta ang inyong pagsi-self-quarantine, mga ate at kuya? Kami naka-self. Ano bang tawag sa atin? Self-monitoring ang tawag dito sa amin. Self-monitoring. Hindi ba? Iba yung self-isolate de. Self-monitoring kami. Bakit kami na self-monitor? Kukwentuhan ko kayo, ano? Ang ginaw. Mainit pero maginaw. So, ito na nga. Kasi, naalala ninyo yung last vlog ko na lumabas kami, kasama ko si Abram, na nagpa-check up kami ng kanyang vitiligo sa dermapedia niya. Yun, last week pa yon, Wednesday. Tuesday ngayon dito. Wednesday, last week, and then, kahapon, tumawag sa akin yung dermapedia niya at pinapaalam sa amin na someone visited. Tama ba yung ano ko de? Pass ano ko. Someone visited his clinic ay nag-positive. Hindi ko alam kung nag-positive sa COVID. Nung mayroon daw pumunta nung mga panahon ng March 11, 12, 13. Yung time frame na yon, lahat ng mga pumunta nung March 11, 12, and 13, tinitrace lahat nila at isa kami doon sa mga taong na trace nila kasi March 13 nagpunta kami doon. So lahat ng mga pumunta doon sa clinic na yon ay possible nakakontakt o nakakuha ng virus from that ano carrier. So ayun na nga, ano bang in-advise sa akin? So hinahanap pala kami. Pinaghahanap kami ng health ministry. Wala kasi akong email address. Ang i-email kami ng health ministry para bigyan kami ng instruction kung ano yung mga dapat gawin. So ako kinontak ako nung PEDYA para hingin yung email address ko tapos ipapasa nila dun sa health ministry. Na yun nga. So paano nila nakontak? Paano nila nalaman na mayroong positive doon? Ganito kasi yung sistema dito doon. Kapag may nag-positive na pasyente, ang ginagawa ng health ministry, tinatanong nila lahat ng mga lugar na pinuntahan nila. Nyari nag-positive yung taong yon, i-interview nila saan ka nagpunta, saan ka nag-stay, ganyan. So yung nag-positive na yon, isa sa nabanggit niya na pinuntahan niya nung araw na yon, yung clinic na pinuntahan din namin ni Abram. So lahat naman ng tao na nagpunta nung panahon na nagpunta siya, titrace nila. So ngayon, ano yung instruction sa amin? Nag-email sa akin yung health ministry, binibigyan kami ng instruction at pinapaalam nga sa amin na, yun nga, yung kinukwento ko sa inyo. So anong instruction sa amin? Kung wala kaming symptoms from simula nung nagpunta kami nung March 13, kung wala kaming symptoms, wala kaming nararamdaman na kahit ano, kaming dalawa nito ni Abram, isa sa family ko. Ang gagawin lang namin ay mag-self-monitor. Ano ba yung self-monitor? Tatlo kasi yung ibibigay na instruction sa iyo dito kapag self-monitoring, self-isolation, and then isolate. Kami, dahil wala naman kami mga symptoms, so ang instruction lang sa amin ay self-monitoring. Magsi-self-monitor lang kami. Titingnan namin kung may from the day na nagpunta kami doon hanggang 14 days, magsi-self-monitor kami. Titingnan namin kung may malalabas na symptoms, ganyan. Pwede pa kami lumabas. Pwede kami gawin yung mga regular na ginagawa namin. Pero as much as possible, avoid crowded areas. Yun lang. Yun yung ano, yung social distancing. Yung social distancing na nakita ko sa Facebook, de, gano'n daw pala yung social distancing. Hindi. Ang social distancing, yung pag alam mo may tae ka sa puwet. Yung ayaw mo maaamoy ng tao yun. Yun ang social distancing. Yung pag alam mo may tae ka sa puwet. Tapos mo ayaw mo daw maamoy ng tao. Yun ang social distancing. Ganun kalayo. So ayun, i-practice daw yung social distancing. Practice pa rin daw yung proper hygiene, hugas ng kamay, ganyan. At yun nga, yung kinakategorize nila self-monitoring yung walang symptoms, pero possible lang, suspect, sumususpect ka na
na na-expose ka sa taong mayroong ganun. Self-monitor. Self-isolation naman, yung wala kang symptoms, pero nag-travel ka abroad, nag-travel ka abroad na alam mo merong corona, at saka wala ka rin symptoms, pero may close contact ka. As in talagang feeling mo talaga, nagkakaroon ka ng contact dun sa sa positive. Yun yung self-isolation. Bawal ka nang lumabas noon. Pwede kung maaari, doon ka nala sa bahay, mag-self-isolate ka. Tapos, yun nga, bawal ka nang lumabas. Ano naman yung isolation? Yung isolation naman na tinatawag nila ay yung talagang nag-positive ka. Yan, meron ka ng may symptoms ka. Ay, hindi, kahit hindi ka pa positive, kahit hindi ka pa natitest, pero andun na yung mga symptoms sa'yo. Yun yung self-isolate. Yun yung talagang, from the rest of the members of the family mo, dapat i-isolate mo na yung sarili mo. Yung ganun. Bawal ka na talaga lumabas. So, yun lang. Sinishare ko lang sa inyo. Na sana ay sundin natin. Kami, wala kami nararamdaman. Wala kaming symptoms, kahit na sipong, wala, ganyan. Pero humahatching lang kami. Humahatching kami kasi nga, spring. Pag-spring dito yung mga pollens talaga. Oo, na allergy lalo na ito. Ay, sarap. Ang maganda kasi, ito, ang Canada. Every now and then, lahat ng, health ministry, kahit na mga doktor nyo, yung ganyan, padadalhan nila kayo ng mga email, ng mga updates sa school. Kasi dapat yun ang may patupan sa atin eh. Email. Kasi yun ang pinakamabilis na paraan para paano maihahatid yung balita eh. Ayun, yung sa school nila Adam. Ayun, suspended na talaga. Naka 2 weeks break, sem break sila ngayon. Spring break sila Adam ngayon. Pero ngayon, until further notice, walang school ngayon dito. Yung true email lang din yung ipinapadala sa amin, lahat ng updates, tapos yung sa health ministry, sinasabi din sa amin mga dapat gawin, kung halimbawa kami nga daw, isa kami sa mga pumunta doon, ipinapadala kami ng mga instruction kung ano yung mga dapat gawin. Sundin nyo na lang yung instruction ng gobyerno, pero alam nyo, sa totoo lang, ito, nasasabi ko to na sundin natin yung instruction ng gobyerno, pero nakikisimpatsa rin naman ako dun sa mga taong kailangan lumabas para humanap ng pera, humarap ng pagkain. Naiintindihan ko, kaya huwag niyong binabash naman minsan. Huwag niyong binabash yung mga taong nakikita niyo na siguro tamang pagsabihan na pagtiisan na lang muna yung sitwasyon, na magtiis lang muna. Pero huwag nating i-bash kasi hindi niyo ikaw, binabash mo yung palibhasa, ikaw nandun ka sa comfort, nasa komportable kang higaan, meron ka ng stock na bigas, may stock ka na pagkain sa bahay nyo, kaya kahit hindi ka lumabas, ay Adam ko anong tissue? Okay. Kaya ang dali-dali natin sabihin minsan, naiintindihan, tama, kaya ako parang nasa gitna yung nararamdaman ko, na sinasabi ko, huwag ka lumabas! Bakit pa kasi ang titigas ng mga ulo ng mga to? Ba't labas ba ng labas? Kita na nga nila na may outbreak, ganyan. Pero, ang dapat natin i-bash yung mga taong andun na, nagpa-basketball na may nakita akong post, nagpa-basketball pa. Nasagiinuman pa sa labas. Yan, mga ganyan. Tapos, sige lang ang aura. Yan, tissue pa, anak. Yan, siguro yung mga i-bash natin. Pero yung mga ibigay natin yung simpatsa natin sa kanila. Empathy. Pero kung makita mo si Manong na lumalabas at nagtitinda pa ng mga kung ano-ano, ibigyan natin yung empathy natin sa kanila, na kasi kung sila, meron silang bigas, may kanin silang kakainin sa loob ng bahay nila. Sa tingin mo lalabas yung mga yan? Hindi lalabas yung mga yan. Empathy. Huwag mo kong turuan, Max. Magkaiba yun. Pares kayo ng ama mo. Paulit-ulit ka naman. Hindi. Sa'yo? Kumukontra na naman eh. Kaya ayoko na magbablog na nandito kayo. Si kontra kayo eh. Nagbablog ako. Nag-ako. Inap na. Sorry. Dito sa Canada, pag nakita mo yung mga tao na parang matitigas ang ulo na alam na yung parang siguro sila yung kabash-bash na Kasi, andyan na lahat eh.
pinrovide na sa'yo na lahat ng gobyerno yung dapat mong gawin. Eh. Tapos, sige ka pa rin ano. Pero, dyan sa atin sa Pilipinas, ano, minsan, kaya nga sabi ko sa inyo na, hati yung ano ko ba, yung hati yung puso ko, hati yung opinion ko sa mga nakikita ko na hindi sumusunod sa quarantine, yung mga hindi sumusunod sa instruction ng gobyerno. Kasi, sa totoo lang, mahirap ang maging mahirap. Mahirap ang maging mahirap sa atin, ano. Nakita ko, naawa ako doon sa isang ano, yung in-interview na taxi driver ata yun. Bakit sila lumalabas pa? Sabi niya ano matanda, mahirap maging mahirap. Totoo naman. Meron pang isa yung ano yata yun. Socialite ata na ano yung nanonood siya ng ano, ng... Meron din ako napunod sa Instagram. Yung nanonood siya ng balita, tapos nagmumura siya ng mga kung ano-ano. Bakit ang titigas ng ulo niyo? Sinabi na huwag kayong lumabas. O, nabash tuloy siya. Kasi di ba, siya... Habang nagmumura siya, habang nagagalit siya na nanonood siya ng balita na nakikita niya yung mga commuters yun eh, mga workers, minimum wage earners yun, yung pinapakita dun sa TV. Minumura niya, sinabi nang manahimik na kayo sa bahay niyo, ganyan. Nabas siya nung ibang ano, which is totoo naman, napakadali mo sabihin yun habang nanonood ka sa 32 inches mong TV. Habang ikaw ay kumakain ka ng masarap na chichirya. Ang dali mong pagalitan yung mga minimum wage earner na yan. Sa tingin mo, kung meron silang chance, kung meron silang stock, lalabas yan para maghanap ng pagkain. Di ba? Pero meron pang isa. Yung isang, ano, yung isang lugar na pinapunta ng isang mayor para sa relief goods. Ano ba naman yun, mayor? Mayora? Nakita ko din sa ano. Nung nag-election, ang tiyaga-tiyaga nyo. Ang tiyaga-tiyaga nyo nagbahay-bahay. Ang tiyaga-tiyaga nyo nagpunta sa mga bahay para makakuha ng boto. Tapos ngayon, magbibigay ng relief. Pinapunta nyo pa sa ano? Naka-quarantine nga eh. Pinapunta nyo pa sa ano? Diba? Ang dami ko sinabi, baka mabasa ko ng mga ano. Yun lang, naikwento ko lang. Kasi, ako, blessed ako na, pwede kami mag-self-quarantine, pwede kami mag-self-isolate nang hindi mag-compromise yung mga anak ko, yung, na magugutom yung anak ko. Nakikinsimpatsya ako sa mga taong gustuin man nilang mag-self-quarantine, pero sabi nga nila, walang mamamatay sa gutom. Pero walang magulang ang gustong makita ang mga anak nila na mamimilipit sa sakit ng tiyan dahil sa gutom. Siguro totoo nga na walang namamatay sa gutom. Pero ako bilang magulang ako lumaki ako sa hirap. Lumaki kami, sanay akong kumain dati ng isang beses isang araw. Pero sanay kami, pero masakit din sa paningin ng magulang ko na nakikita kami kumakain kami, kakain kami isang beses lang sa isang araw. Ayun nga, naikwento ko lang. Pero hanggat maaari, kung kaya nyo sumunod, kung may mga paraan tayong magagawa na hindi natin kailangan lumabas at suwayin yung utos ng gobyerno na mag-self-quarantine, sundin natin kasi para sa atin yun. Hindi nila ginagawa yan pag-lockdown na yan dahil trip lang nila. No, hindi nila trip lang yan. Para sa inyo rin yan. Para sa atin lahat yan. Kaya sumunod tayo hanggat maaari. Hanggat kaya nating sumunod, sumunod tayo. So, ayun lang. Sana lahat kayo ay okay. Sana lahat ito ay malagpasan natin. At wag nating kakalimutang tumingi ng awa sa Diyos at magpasalamat sa Diyos na hanggang ngayon, buhay tayo. At binibigyan niya tayo ng chance mabuhay sa mundong ito. Magpasalamat. Mommy, do you hear something talking? God bless us all. Sana patumbayan tayong lahat ng Diyos, ano? Yun lang. Hanggang sa muli. Mahal ko kayo. Bye-bye. Say bye. Sabi mo, isa ay. Ano ko talaga. Bye. Don't forget to like and subscribe. Say bye. Ganun, gaya. Ano? Bye. Don't forget to like and...